Hi guys, for today is another video about tutorial. So ngayon guys, welcome back to my channel. And for today, share ko po sa inyo kung paano natin ma-improve yung ating battery while using your phone, okay? So, bale, karamihan sa atin guys, yung mga ibang phone ay madaling malobat kahit hindi mo pa siya nagagamit in hour, okay? So, ang gagawin nyo guys ay panoorin mo lang po ito step by step and don't skip dahil merong akong ituturong mga hindi nyo matatandaan agad-agad or matatandaan nyo rin kung papanoorin mo to hanggang dulo, okay? So, bale guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. So, let's get started and proceed na po tayo sa ating topic. Okay, and first natin na gagawin ay, syempre, punta kayo sa inyong settings, then may nakalagay ditong display and brightness, okay? So, i-click po natin yan, and then makikita po natin dito yung brightness level niya, okay? Syempre, naka 13%, dapat hindi mo siya igaganon guys, dahil talagang napasira yon ng battery. Okay? So, maybe, nasa 50% lang po siya. Ganyan, guys. Naka 50% lang po. Or hindi kaya ganon or ganon. Basta, umabot lang siya ng 50% yung pag-brightness ng level niyo. Okay? So, dapat hindi umabot ng 100, okay? Dahil pag inabot nyo siya ng 100, automatic na siya guys na madaling masira yung inyong battery. Okay? Excuse me. So, bali guys, dito naman tayo sa adaptive brightness. Ayan. So, dito sa adaptive brightness guys is on mo lang po siya. Okay? Ayan. Para guys is hindi siya dayon yung battery niyo, okay? So dapat i-on niyo yung adaptive brightness, okay? Then dito naman po tayo sa ating eye care. Ayan, pwede niyo siyang i-on habang gumagamit kayo para hindi agad masira yung inyong eyes, okay? So dapat naka-dark mode siya, guys. Okay? So, yun lang po. And, dito naman tayo sa second na adjustin natin. Okay? So, make sure, guys, na naka-dark, do not disturb siya, guys. Okay? So, dito, as you can see, naka-do not disturb na po siya. So, kapag hindi naka-do not disturb ng ganyan, okay? So, madaling malobat po yun. Ang gagawin nyo guys is go to your setting again and then hanapin nyo po yung dark mode. I mean, do not disturb. Ayan, adiman. Ito siya guys. Do not disturb. So as you can see guys, hindi po siya naka-on. So i-on po natin guys. Okay, as you can see, naka-do not disturb na po siya. Then, ang gagawin po natin ay, syempre, kapag din do not disturb natin siya, guys, is yung mga apps na like Messenger or YouTube, hindi mo siya marireceive or hindi ka ba makaka-receive ng text sa Messenger dahil naka-do not disturb na. Okay, like sa call, ayan, kung hindi mo siya i-adjust, ayan, pwede siyang hindi mo ma-receive yung call. Ang gagawin nyo guys, kahit naka-do not disturb siya, ay punta kayo sa dito sa apps. Ayan, ito. Ito guys ha. Click nyo siya guys. Then, as you can see, may naka-open ditong YouTube and then Messenger and then call management. In-open ko siya dahil kahit naka-do not disturb, ay makaka-receive din po ako ng Messenger kung sino man yung nag-text sa akin and then
tumawag, okay? Ang gagawin nyo guys kapag, ayan, excuse me, ayan, so, as you can see, naka-on po siya. Dito naman, ayan, like, dito sa Chrome, ayan, syempre, naka-do not disturb natin yung ating phone, ayan. So, hindi tayo makaka-receive, or dito sa Gmail, ayan, hindi tayo makaka-receive ng text niya, okay? So, ang gagawin nyo guys, kahit naka-do not disturb siya guys, i-open nyo guys, ganyan. Dahil, automatic na po siyang, makaka-receive na po kayo ng Gmail. Okay? Kung sino man yung po nag-message sa inyo. Okay? And then, sa message, ayan. So, i-on nyo lang po guys, dahil makaka-receive po kayo ng message kahit naka-do not disturb. Okay? So, make sure guys, naka-do not disturb lang po siya. Okay? So, yung mga kailangan ninyong apps na makaka-receive kayo ng mga emergency, ganun, like messages, ganun. Okay? So, i-on lang po ninyo. Kahit naka-do not disturb, ayan. Pero, nagwo-work pa rin siya guys. So, bali, dito naman sa ayun, dito, yan po lahat ng mga apps is hindi na po kayo makaka-receive ng mga or text man lang, ganun, or mga messages. Ayun. So, sa Shopee, hindi kayo makaka-receive dahil hindi mo siya inon. Like, ganun. So, ganun. Hindi mo siya ma-receive. So, yung mga na-on mo lang po ang gagana kahit naka-do not disturb siya guys. Okay? So, make sure guys naka-do not disturb ang inyong phone. Okay? Okay? Pili na lang po kayo dito sa mga apps na pwede nyong gamitin para hindi siya masali sa do not disturb. Okay? Hindi siya makaka-receive lang po kayo ulit ng messages dito like Messenger, YouTube. Okay, dahil inon mo siya. Yung mga under-rest guys, the rest is hindi na po kayo makaka-receive. Dahil hindi nyo siya inon yung notification kahit naka-disturb. Okay, ganun lang po yan. Okay, ibig sabihin guys is yung battery nyo ay hindi na po makakatulong po ito sa inyo para hindi agad malawbat yung inyong phone. Okay? So, yun lang po guys. Make sure naka-do not disturb siya. And, ang third na nagagawin po natin na ay, punta kayo sa inyong Play Store, then, search po kayo ng battery optimization. Ayan. Pili na lang po kayo dyan yung mga battery na hindi agad-agad malulubat yung phone nyo. Okay? So, dapat maggamit po kayo nito. Ayan. Marami naman po apps na pagpipilian nyo about sa battery saver. Ganun. So, pili na lang po kayo dyan. Okay? So, dapat guys is naka dark mode yung inyong phone. Okay? So,